kaugnay niyang nabanggit ng measles outbreak, alam niyo bang na-eliminate na ang tigda sa Pilipinas noong 2011? At ang pagbabalik niyan, may kinalaman daw sa pagpapabaya ng ilang magulang. Ang paliwanag ng Health Department sa report ng saksing si Marisol Abdurrahman. Dahil patuloy raw na nadaragdagan ang mga isinusugod na may tigdas, naglagay na ng measles pass lane at isolation room sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi, Albay. May isolation room na rin sa East Avenue Medical Center, bagamat di na pinakunan sa media para di makahawa dahil sa dumaraming bilang na may tigdas. Kaya napasugod si Aiza Moreno sa Piñan Health Center. Kasama niya ang tatlong anak na lahat ngayong araw lang niya pinabakunahan. Di po. Sa ano kasi, mahirap mag-ano eh, pila dito eh. Mahahabang pila. Pero alam nyo na may libreng bakuna. Yun, napanood ko lang po. Ang pagpapabaya sa pagpapabakuna, kabilang ang kabiguan ng ilan na pagbigyan ng booster shot ang mga bata, ang dahilan kung bakit bumalik na naman ang tigdas na na-eliminate na pala sa Pilipinas noong taong 2011. Kasi natanggal na wala na to sa akin eh. Parang ang nakakapanghinayang na ang dami ng ginawa natin para mawala yung measles, tapos biglang bumalik ngayon. Katunayan, mula 2005 hanggang 2009, pababa ng pababa ang bilang ng mga sanggol na nabakunahan kontra tigdas base sa datos na nakalat ng GMA News Research mula sa DOH. Tumaas ito noong 2005 pero bumaba muli noong 2011. Ngayon tuloy, may tigdas outbreak hindi lang sa maraming lugar sa Maynila, kundi pati sa ibang lugar tulad sa Cordillera Region, kung saan triple sa bilang noong nakarang taon ang bilang ng nagkatigdas. May 10 na rin kaso sa Bataan. Kaya maliban sa mga bakunang isinasagawa na, magkakasari ng nationwide anti-measles drive ang Health Department. Para maging malaria, measles free na ang bansa po natin, magsasagawa ng mass immunization sa mga bata. September pa po yan, sapagkat kailangan maghanda, sapagkat aabot sa 13 milyong bata sa buong bansa ang babakunahan po sa tigdas. Para naman hindi magkahawaan, pinayuhan ang lahat na maghugas ng kamay at maging malinis sa katawan. Magtakip ng bibig kapag uubo o may umuubo. Kumain ng mga masustansyang pagkain at huwag maniwala sa sabi-sabi gaya ng pagpapakain sa mga malalansa at pangpapahid at pagpapainom ng pinakuluang kulantro. Ang kulantro niya, mga buto-butong yan, nilalaga, ginagawang tsaa, pinapainom nyo sa bata. Kung hindi nyo alam, pinapainom nyo siya ng parang asido. Okay? So nasusunog yun yung daanan ng pagkain. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.